para po sa mga musika, ang mashup po ay yung pagsasama ng dalawang kanta para maging isa. Usually, madalas po ginagawa yun sa mga pop songs. No? Siguro naman nakarinig na tayo ng mashup. Pero po kami sa Revelation Choir, may ginawa po kami kakaibang mashup. Bukod po sa dalawang kantang simbahan yung pinagsama namin, ang isang kanta po ay English at isa naman ay Tagalog. Pero po konektado ang mensahe ng dalawang kanta na wala tayong dapat itatakot dahil kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Pero bago po namin narinig yung kantang yun, nas nabalik po kanina sa umpisa pa lang ng programa na Awit ng Paghahangad ay kombinasyon ng pagbibigay at ang musika. Ngayon po, bago po namin kanta yung mashup na yun, ay may gusto kami ipanahig sa inyong kwento. Ang kwento po ito ay itong nangyari at kwento sa akin ng isang kaibigan. Pagkatapos ko po marinig yung kanyang kwento, noong oras din yun, alam ko na po na kaya ko isulat ito upang makarating din sa ibang tao ang kwento niya. Pumigil po tayo ngayon din. Atin pong takpan ang ingay ng ating kapaligiran at damgin at pakinggan ang katahimikan ng ating puso. Maraming mga pangyayari sa ating buhay ang matirang ipaliwanag. Lalo na po ang mga ito ay may kasamang matinding lungkot at sakit. Para sa ating mga Kristiyano, ang habol ng pananampalataya ay ang pagtanggap sa kalooban ng Diyos, gaano man ito kahirap gawin. Ito ang aking natutunan sa aking sariling karanasan at ito ang aking kwento. Mag-iisang taon pa lang kami nasal na misis Bonon. Maliit lamang ang kalooban namin bahay, isang dampa na gawa sa mga pinagtagpit-tagpit tabla. Ang lugar namin ay mahulog, masikip, marumi, at punong-puno ng kahirapan. Ang tanging ikinabubuhay namin ay ang paminsan-minsan kong paghalili sa paglalabas at pamamasada ng tricycle ng aking kapitbahay. Oo, mahirap lang kami, pero nakakalawas naman. At masasabi kong masaya kami mag-asawa, lalo na malapit na kami magkaroon ng anak. Hindi naman kasi ang pag-aral kung kaya simple lang ang pangarap sa buhay na magkaroon ng isang masayang pamilya at ngayon nga ay malapit ang matupad iyon. Katuloy ko kami mag-asawa at hindi naging handa ang kahirapan upang itaguyod namin ang aming pananampalataya. Tuwing araw ng linggo ay nagsisipa kami ni misis at pinanalampikan ko ang pagdating ng araw na may kagahanggan na akong baby sa aking pagpunta sa simbahan. Dahil nga siguro unang anak, excited na excited talaga ako sa pagdating ng aking panganay. Gayon pa man, hindi ko ginusto o inakala man lamang na mapapaaga ang kapuluan sa kanya. Maulan ang gabi niyo. Itong buwan pa lamang ang biyan ni misis. Pero parang lalabas na ang bata. Mabuti na lang at malapit ang bahay ng kapadrona sa amin. Doon ako sa labas ng bahay ng hintay. Hindi talaga ako mapalagay panay ang dasal ko na sana ay maging maayos ang lahat. Na inayo ng Diyos sa lumakapakamakay ang aking wagyan. Hindi ko alam kung gaano matagal iyon, pero pakiramdam ko ay napakahabang oras at lumipas bago lumabas ang kumadrona sa aming bahay. Pagpakita ko pa lamang sa kanyang mukha, alam ko na may naging problema. Sinalubo ko siya pero hindi ko na kinakailangan magsalita pa. Lala
kailangan madala sa ospital para na yung kilo-ibot. Yan lang ang kailangan niya sabihin. At dali-dali ko nang hinirang ang tricycle kasama ang aking hipag, ay dinala namin ang aking anak sa pinakamalapit ng ospital. Sa kasamaang palad, walang makating incubator doon, kaya muli namin sinuo ang ulan patungo sa ibang ospital. Kahit sa kalakasan ng ulan at ingin ng motor ng tricycle, ay narinig ko ang iyak ng aking anak. Ibang klase ang dating sa akin ang iyak niya. Para bang nagmamakaawa na bigyan siya ng pagkakataon para mabuhay. Isa pa hospital at isang maternity clinic ang aming pinuntahan, muli wala ang incubator na maaari paglagyan ng aking sa aking anak. Hanggang maating namin ang isang malaking privado hospital na may kalayuan na rin sa aking lugar. Abot-abot ang aking pasasalamat at sabihin sa akin ng nurse doon na may isang incubator na walang laman. Matapos na masulatan ko ang form na ibinigay sa akin, hiningan niya ako ng pang-deposito na may kalakihan din ang halaga. Sinabi ko sa kanya na wala akong gaan ng pera, ganoong pera, pero gagawa ko ng paraan upang madala ko sa kanya ang halagang kinakailangan. Sinabi niya ako na hindi raw sila pinahihintulutan tumanggap ng pasyente sa kanilang hospital hanggang hindi makapagbibigay ang sapat na pera ng pang-deposito. Gusto ko nang magwala doon, ngunit alam ko wala itong itutulong upang masigip ang buhay ng aking anak. Nakiusap ako sa kanya pero wala daw talaga siyang magagawa. Naghanap ako ng ibang pwede kausapin, pwede pagmakaawaan, ngunit wala ang nangyari. Galing man ako ay hindi ko na nagawang pang-away pa. Nakikita kong naaawarin naman sila sa akin at sa aking anak. Ngunit sila yung mga empleyado lamang na kailangang sundun sa patakaran ng isang gahamang hospital. Matapos ang mahigit na isang oras ng paglalakbay sa malakas na ulan at hangin, inuwi ko na muli ang aking anak sa aming bahay. Ginawan ko siya ng munting higaan na gawa sa pumon at tuwalya at inilaman ng bumbilya para kahit paano'y mainitan siya. Pagdabag ng pinatay ng aking anak, pinagmasdan ang kanyang magandang mukha, ang munti niyang mga kamay at paa, hinaplos ko ang kanyang buhok, ang kanyang balat. Napakaganda ng aking anak. Mahal mo siya. Matagal akong nalabig at naghintay sa pagdating niya sa aming buhay. At ngayon ay nandito na siya. Gusto ko siyang yamapin at halikan, ngunit hindi ko ito magawa. Sapat na sa akin sa ngayon, mapagmasdan siya at manatili sa kanyang tabi. Sa puntong iyon, marami na inanindip ako at nalaginip sapagkat nakita ko ang aking sarili sa tabi ng isang matarik na buhol na nakatanaw sa kawalan. Nabis-nabis ang aking kalungkutan at parang gusto ko nang tumalaw sa pagpapiwakan. Naramdaman ko na lamang ang pagdampi ng isang kamay sa aking balika. Nang nilingon ko kung kanino kamay iyon, nakita ko ang Panginoong Jesus na nakangiti sa amin. Hindi malinaw ang anyo ng kanyang mukha, ngunit natiti ako siya yun. Nalipad daw ang aking pansin mula sa pagkakatitig sa kanya nang maaninag ko na may gumagalaw sa kanyang tabi. Binaling ko ang aking paningin at nakita ko ang kanyang kasama. Hawak niya sa kabilang kamay ang isang batang lalaki. Ito man ay nakangiti sa amin at nakawiwiling pagpasdan ang maamo niyang mukha. Iyon lamang ang aking naalala sapagkat ang sumunod ko ng nakita ay ang sanggol na nahiga sa aking harapan. Ang aking anak na nag-aaruhan. Malalim ang kanyang paghinga. Naging malalang. Hanggang sa huli ay hindi na ito masundan pa. Matagal akong nakaupo doon. Wala akong ginawa kundi ang tumitig sa aking anak. Wala na ang aking anak. Hindi ako nagsalita.
wala namang narinig mula sa amin. Basta kumulo nila ng aming lupa. Matapos na ilang sandali na ilalagay ko siyang kinuha, tinanong siya sa aking mabisig at inilapit sa aking bibig. Ganitan ko siya at iyakos ng matagal ang aking anak, pinakamahal kong anak. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko ng masandali iyon. Parang sasabog ang aking dibdib sa lungkot at sa akin. Ang isang saglit na katuparan ng aking pangarap ay nagdulo ng isang bundok ng hinagpis. Kung sa isang banda ay may naramdaman akong kapayapaan na hindi ko naranasan kailanman. Dahan-dahan kong inalipag ang aking anak sa tabi ng kanyang natutulog na ina. Pinagmasdan ko silang dalawa habang parehong nakahinglay sa aking harapan. Sila ang aking pangarap, ang aking buhay. Ang isa'y katiliman ko sa buhay habang ang isa'y manandali at wala kang nakapili. Sa labas ng aking bintana ay maaninag ang liwanag ng bagong umaga. Habang tinatanaw ko ang hinuntik pagliliwanag ng kalangitan, ay naramdaman ko muli ang makayapa at kaayayang pakiramdam at kapahingahan. May inig akong nalabas sa aming munting dampa ng araw na iyon. Inig na nagbibigay lunas sa munting tiron at nagpapatahan ng sakit at lungkot. Muli ay para bang may kamay na lumampi sa aking balikat para may nagsabing magiging maayos ang lahat.